Nang matapos ang klase namin, ay umuwi na rin naman ako sa dorm ko. Binili na kasi ako nila daddy ng isang unit ng dorm dahil para hindi na rin ako mahirapan sa pagbiyahe, pauwi, at papasok sa paaralan. Third year college na nga pala ako. At ang kursong kinukuha ko ay Tourism Management. Si Iba naman ay nag-aaral sa University of California at ang kursong kinukuha naman niya ay Civil Engineering. Pagpasok ko pa lamang sa dorm ko, ay humiga na kaagad ako sa kama. Nakakapagod na kasi at nakaka-stress ang araw na ito. Pero minuto lang ay tumunog na naman ang cellphone ko at nang makita ko kung sino ang tumatawag, si Ivan na naman. Bakit ka na naman napatawag? Bungad ko sa kanya. Babalik na ako ng Pilipinas. Pinayagan na ako ni Papa na dyan ako mag-aral. Sabi ni Ivan, kaya napaupo ako mula sa pagkakahiga, dala ng matinding gulat. What the? Babalik na naman siya. Ibig sabihin, tuluyin nang masisira ang mga araw ko. Okay. Sure ka? Naku, habi. Paniguradong babakuran ka na ng Ivan na yan. Nako, nako. Anilizit habang umunguya ng french fries. Eh bakit naman kasi? Pinayagan pa ni Tito Blake yung Ivan na yan. Naluka naman ako. Napahinga ako ng malalim habang nakatitig sa cellphone ko. Excited na excited pa naman si Ivan habang kausap ko kanina sa cellphone. Igaga ka kasi. Napaaray ako nang hilahin nilis ang buhok ko. Paanong hindi magiging excited? Eh, araw-araw mong kinakausap si Ivan. Malamang excited yon na makita ka. At isa pa, apat na taon kayong hindi nagkita. Sigurado ako na kaya excited ang lalaking iyon ay dahil gusto ka na niyang asarin. Kaya nga eh, sabi ko. Yun din kasi ang nasa isip ko. Sobra pa naman ang lalaking iyon. Kunting may mapansin, ginagawan agad ng mali siya. Hayaan mo na nga siya, abe. Sabi ni Liz. Siguro naman, lulubayan ka na niya, no? Teenagers na kaya kayo. Lagpas na nga sa teens, actually. Sa aming klase, ay parang lumilipad ang isipan ko. Hindi kasi talaga maalis sa isipan ko ang sinabi ni Ivan na uuwi na siya rito sa Pilipinas. Paano kung guluhin niya ako? Guluhin na naman niya ako. Hanggang sa makauwi ako sa dorm ko ay parang lumilipad ang isipan ko. Kumain lang ako ng hapunan at pagkatapos ay ginawa ang ilang mga assignment ko. Nang mahiga ako sa kama ko ay sakalang ako nagbukas ng Facebook ko. At sakto sa newsfeed ko ang status update ni Ivan. Ivan Gonzalez, 1 hour ago, near New York, USA. By New York, traveling from New York, USA to Manila, Philippines. 1,037 likes, 175 comments, 17 shares. Nagulat ako nang mabasa ko iyon. Akala ko ba next week pa siya uuwi? Bakit parang mas napaaga pa yata ang uwi niya? Mas lalo tuloy akong nakakaramdam ng kaba. Baka kasi pagdating niya rito sa Pilipinas ay ako agad ang puntahan niya. Mabuti nga at hindi na ako ginulupa ni Ivan sa Facebook Messenger. Siguro ay nasa eroplano na ang lokong iyon kaya ngayon ay wala nang nagka-chat sa akin. Siya lang naman kasi ang bumubulabog sa Facebook ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Sabado nga pala ngayon. Ibig sabihin ay wala akong pasok. Balak ko sanang pumunta sa SM mamaya para doon na lang muna mananghalian. Pagkatapos ay saka ako uuwi sa bahay. Tuwing Sabado kasi ay umuuwi talaga ako sa bahay nila Daddy at Tita Cassandra. Ang araw ng Sabado at Linggo lang kasi ang natatanging Friday ko. Gusto ko na rin namang makita si Alin
ang bunsong kapatid ni Ivan. Mabait kasi ang batang iyon, hindi katulad ng kapatid niya na tila sinumpaan ng tadhana sa sama ng ugali. Naligo na ako at pagkatapos ay saka nagluto ng aalmusalin ko. Nagprito lang naman ako ng hotdog at itlog at saka nagsangag ng kanin. Nasa aktong kumakain ako nang marinig kong may kumatok. Para bang tumigil ang mundo ko nang marinig ko iyon. Wala naman kasing bumibisita sa akin tuwing Sabado. Si Liz kasi ay bira lang naman akong puntahan dito sa dorm ko. Pagbukas ko ng pinto ay laking gulat ko nang makita ko si Zach. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ko. Tumabi naman ako para makadaan siya papasok ng dorm ko. Pumasok ka na muna, sabi ko pa. Pagpasok niya ay umupo naman siya sa sofa. Hindi rin naman ako magtatagal dito, abi, sabi niya. Ano bang sadya mo? Ang tanong ko. Kanina, nagja-jogging ako. Nakita ko si Tito Blake sa hardin ng bahay nila. Kausap niya si Tita Cecilia at Tito Danilo. Nung makita ako ni Tito Blake, tinanong niya ako kung nakakausap ko raw si Ivan. Sabi niya sa akin. Anong sabi mo sa kanila? Sabi ko hindi. Sabi ni Zach kasabay ng pag-iling. Huling beses kong nakausap si Ivan last month. Inaway niya ako dahil hindi ko sinabi sa kanya na may nanliligaw pala sa'yo. Napakunot naman ang noo ko. Bakit? Ano bang mayroon at naitanong ka ni Daddy? Kasi hindi na tumatawag si Ivan. Tapos ang sabi pa ni Tita Emeline kay Tito ay hindi na raw umuwi si Ivan. Ha? Kunot noong tanong ko. Hindi ba alam ni Daddy na uuwi na si Ivan? Tanong ko pa. Kibit balikat si Zach. Siguro hindi pa. Galit si Ivan sa papa niya. Inumfriend at iblinak ni Ivan lahat ng family members niya sa Facebook, diba? Kaya wala sa pamilya niya ang nakakaalam na uuwi na siya ng Pilipinas. Napahawak naman ako sa noo ko nang marinig ko ang sinabi niya. Ibig sabihin ay matagal na palang hindi nakakapag-usap si Daddy at si Ivan. At bakit nagawang magsinungaling sa akin ni Ivan na pinayagan na pala siya ng daddy niya na umuwi ng Pilipinas kahit na ang totoo ay hindi. Ano kaya akong sabihin ko kay daddy na pauwi na si Ivan dito? Solution ko sa kanya. Muli siyang kumibit balikat. Ikaw bahala, abe. Pero sigurado ako na kapag nalaman ni Ivan na ikaw ang nagsumbong kay Tito Blake ay talagang malilintikan ka. Alam mo ang ugali ni Ivan. Loko-loko iyon. Napabuntong hininga naman ako habang nakatitig sa cellphone ko. Kinakabahan ako, Zach. Baka dito siya dumiritso sa dorm ko. Kinakabahan sabi ko sa kanya. Talagang dito siya didiritso. Ikaw lang naman ang pwedeng malapitan niya rito bukod sa akin. Ang kaso nga lang, itong huling pag-uusap namin, nag-away kami. Kaya sigurado ako na sa'yo didiritso ang loko ngayon. Wala ako sa sariling napayoko. Para bang hindi ko na alam kung ano ang pwede ko pang gawin. Kinakabahan kasi ako sa posibleng mangyari sa oras na puntahan niya ako dito sa dorm ko. Huwag ka mag-alala, abe. Hindi ka na naman siguro sasaktan nun. Baka naman nagbago na kasi si Ivan. Ang bibig lang siguro niya ang walang pinagbago dahil walang preno ang pagsasalita niya. Sana nga, iyon lang. Dahil kung pati ang ugali niya ang hindi nagbago, ay talagang dapat na akong kabahan. Tawagan mo na lang kami ni Liz kapag nagkaroon ng problema. Pupuntahan ka kaagad namin dito. Tumango ako at saka ngumiti. Sige, salamat sa pagpunta at pagbibigay sa akin ng impormasyon. Nang dahil sa iyo ay nalaman ko na nagsisinungaling na naman pala si Ivan.
Huminga naman siya ng malalim bago magsalita. Ngayon lang kasi siya siguro naglakas ng loob na lumayos ng tuluyan. Dahil sa pagkakaalam ko ay nagtatrabaho si Ivan sa Amerika na hindi alam nila Tita Emeline. At talagang nag-iipon siya para makauwi na dito sa Pilipinas. Bahagya pang napaawang ang labi ko sa aking narinig. Hindi ko alam na nagtatrabaho pala siya. Ngumisi naman siya. Mataas ang pred ng lokong iyon, kaya hindi niya talaga ipapaalam sa iyo. Ayaw niyang kinakaawaan siya, lalo na kapag ikaw. Ha? Muli siyang kumibit balikat. Sige, tawagan mo na lang ako kapag nagkaroon ng problema. Sabi niya at tumayo na. Parating na siguro si Ivan. Sa ngayon, nasa airport na siguro siya ng Manila. Sabi niya pa pagkatapos tumingin sa wristwatch niya. Mag-ingat ka pa uwi. Tumangon naman siya at saka ibinaling ang tingin sa akin. Ikaw ang mag-ingat. Pag-alis ni Zach sa dorm ko ay agad rin naman akong naligo at pagkatapos ay nagbihis na ng maayos na damit. Plano ko kasi talagang pumunta ng SM para doon mananghalian at para makabili ako ng mga pagkain. Nang makarating ako sa SM ay sa McDo kaagad ako dumaritso. Tanghalian na rin kasi. Nag-order lang ako ng Topis Chicken at nag-take out ng isa pang order na para naman kay Ivan. Sa tingin ko kasi, sa dorm ko talaga siya didiritso. Wala naman siyang ibang mapupuntahan, gayong hindi pala niya kinakausap si Daddy at hindi man lang siya nakapagpaalam. Pero pag uwi ko sa dorm ay wala pa rin si Ivan hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, wala pa rin si Ivan. Hindi ko naman maiwasang hindi mag-alala dahil baka may iba nang nangyari kay Ivan. Saan naman kaya pumunta ang isang iyon? Pagkatapos kong magsimba ay pumunta na muna ako sa bahay para bisitahin si na Mami at Daddy Blake pati na si Allen. Nakakausap mo ba si Ivan? Tanong sa akin ni Daddy. Umiling ako. Hindi po eh. Ilang araw na kasi siyang hindi umuwi sa bahay ng tita niya sa Amerika. Sabi niya sa akin. Baka naglayos na naman eh. Napatahimik ako at parang hindi ko na alam ang sasabihin. Susubukan ko na lang po siyang tawagan. Ilang araw na rin po kasi siyang hindi tumatawag sa akin.